halina at tuklasin natin kung ano nga ba ang ating pambansang museo o mas kilala bilang National Museum. Ang pambansang museo ng Pilipinas o National Museum of the Philippines noong 1901 upang magsilbing tagapagpangalaga ng kasaysayan ng kultura, likas na agam at agham ng panlipunan ng bansa. Ang neoklasikong gusali ng lumang kongreso sa Kali, Padre Burgos sa tabi ng liwasang Rizal malapit sa Intramuros, Lungsod Maynila ang nagsisilbing pangunahing gusali ng pambansang museo. Sa gusaling ito, matatagpuan ang National Art Gallery. Samantalang, matatagpuan ang Museo ng Laing Pilipino. Mga debusyon ng Arto Poloya at Argel Holia ng Pambansang Museo. Sa tabing gusali, Argipina Circle ng dating opisina. Tahanan ng agawaran ng pananalapi. Bagi, ang dalawang gusali sa disenyo ng arkitektong Amerikano na si Daniel Burham para sa Kapitolyo ng Maynila. Sinimulang ipatayo ang gusali ng lumang kongreso noong 1918 ayon sa disenyo ni Ralph Harrington, Duane at Antonio Toledo upang maging tahanan ng pambansang aklatan ng Pilipinas. Noong 1926, pinagpasyang gawing itong gusali ng Legislatura ayon sa pagbabago ng plano ni Juan Arellano. Nasira ang gusali noong ikalawang digmaang pandaigdig at nang maayos ay nagsilbing tanggapan ng Kongreso, pangalawa, Pangulo, Senado, Sandigam Bayan, at Ombudsman. Nilipat ito sa Pambansang Museo noong 1998 at ipinahayag bilang pambansang palatandaan, pangkasaysayan, National Historical Landmark noong 2010. Ilan lamang sa mga pag-aaring yaman ng Pambansang Museo ang bantog ng pintorang Escolarium ni Juan Luna, ang dapayang manunggol at ang mga artifact na naiahon mula sa lumubog na galeong San Diego. Bilang isang organisasyon, ang Pambansang Museo ay pinangangasiwaan ng isang direktor na sa ilalim ng kalupaan ng mga gobernador, Board of Governors, at ulo ng isang network ng mga museo sa buong Pilipinas. Nangangasiwa din ito ng mga paghuhukay na arkeoholiko at ibang eksplorasyon sa iba't ibang pook sa bansa.